Natin dito si Retired General Getulio Napeñas, ang hepe po ng PNP SAF dati. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon sa iyo, Jiggy, at kasama na yung mga nanonood ng iyong programa. Apo, ano po masasabi nyo dito sa naging hearing sa maghapong ito? Kitang-kita nyo po siguro doon sa buong maghapon na hearing. It's me and SAF against the world, and with exception of some senators na maayos at saka yung katabi ko mismo na opisyal kanina na maayos. At makikita nyo yung ultimong organisasyon ko, yung Philippine National Police, kung paano kami, paano ako idiniin at hindi yung paano ako binaba. Apa. At yung ipinakita ng Armed Forces of the Philippines, yung kanilang picture at saka kanilang mga sinabi, wala daw abort criteria, walang contingencies, hindi totoo yon. Mayroon na lahat yon. Alam na ng Senado yon. Yung statement, sworn statement ni Staff Sergeant Haranilla, totally conflicting yung sinasabi niya. Na sinabi niya doon na ayaw daw ng SAF. Pero nakalagay mismo doon sa sworn statement niya na delikado talaga dahil grabe yung volume of fire at disastrous kung papasok sila. Pagkatapos, yung picture na ipinakita na naka-civilian kami, totoo yun na naka-civilian kami, pero hindi ako nakangiti. Nagsasalita ako at may ini-explain ako. Sana, makita nyo doon yung itsura ni Chief Superintendent Talinyo kung gaano kalungkot. Naka-civilian kami dahil nakasakay kami lahat ng mga civilian vehicle dahil pa isa-isa yung pagpasok namin doon sa Police Provincial Office ng Maguindanao para that night. Hindi ma-attract ng attention ng mga nakatira doon mismo sa loob kasi nangyayari na mayroon plano na naman na operation yung Special Action Force. Kaya kami pa isa-isa nasasakyan, kung ilan man kami nasasakyan noon, siguro tatlo o apat, pa isa-isa yung pasok. Kaya kami naka-civilian lahat because of operational security. Apo. Isipin natin dito na yung kalaban natin dito ay napakagaling na for so many operations na ina-attempt ay hindi nga po nakukuha dahil it's either nagli-leak yung operation or papasok ka, nai-informahan siya at nakakatakbo. Pangatlo, yung nakita nyo na ang tawag ito, yung sinasabi nila na ng PNP na kailangan yung coordination prior, mayroon yung yung mga planning at saka mayroon yung lahat ng preparation. Hindi ito standard na police operation. Ito'y special operations na para doon sa mga high-value targets na talagang grabe yung connection. At saka, maliwanag doon, na-compartment nga sila eh. At pangulo mismo yung nagmamando sa taas. Nakita nyo rin, yung sa sinabi ko nga, yung presidente, yung pangulo, nagko-comment about yung strength. Nagbigay din siya doon tungkol doon sa coordination with the AAP. That in itself is part of preparation at saka planning. So kasama siya po doon. Expectedly, kung kami ay magtatrabaho ng mga ganyan na alam, yung Pangulo ay may full knowledge at pati yung suspended na Chief PNP na siyang pinagkatiwalaan niya, expectation namin yan, kung anong hingin namin yung suporta, ibibigay. But that did not happen. Sa tingin nyo ba, naramdaman nyo sa ilang punto nitong pagdinig na kayo ulit yung parang idinidin po? May ganun ho bang pakiramdam? Ganun yung pakiramdam ko. Kasabi ko nga kanina na me and SAF, except with the exception of some senators at saka isang senator at saka yung iba pa, pero karamihan, it's me and SAF against everybody. Apo. Nakita nyo. Si Senator Enrile, pinakita niya yung command and control sa taas. Yung kabila naman, pilit nilang ibinababa sa baba, tactical, at ibinubunton sa akin yung pangalan. Meron pa yung sinasabi na ako, being the commander, lang ang mananagot dyan. Pero mas mataas sa akin na nakakaalam eh. Yung doctrine of command responsibility, kung tatlong layer, halimbawa, company commander, battalion commander, at director SAP. Kung alam ng company commander, siya ang nagtrabaho, alam ng battalion commander, ay nagka-problema, responsable ng dalawa yon. Pag alam ko rin, pangatlong level ako, alam ko at hindi ako tumulong, alam ko yung trabaho, nasabi sa akin ng battalion commander, responsable din ako. Dito, gusto nila, alam ng dating former chief PNP na suspendido, alam din ng Pangulo, ako lang ang responsable. Apa. I don't see na tama yun. Siguro, ang masasabi ko dyan,
lahat ng nakakaalam at nagbigay, nag-dip ng finger niya sa operasyon na yan, will be responsible. Apo, si General Purisima po, anong pananaw niyo sa para sa kanya? Sinabi ho ba niya lahat yung nalalaman niyo rin na detalye o palagi niyo may tinatago pa rin siya hanggang ngayon? Eh, taong bayan ang maghusga sa kanya. Dahil yung mga tanong ni Senator Enrile sa kanya, di ba, ini-interrupt na siya ni Senator Enrile. Taong bayan, the way he did answer those questions. Apo, apo. At ito ba'y may karugtong pa? Ano pong plano na banggit ni Senator Enrile sa panel po? Meron pa po ba itong karugtong? Hindi ko alam kung meron pang karugtong ito. Depende sa Senado, Senate Committee at sa kanila kung meron pang karugtong ito, Jiggy. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon si Retired General Hituloy Napeñas, dati pong director ng SAF. Salamat po. Salamat din po.